Russell Westbrook mga idol, nakatanggap nga ng matinding pangbabastos dito kay Karl Anthony Towns pati na rin kay Patrick Beverley. Sa second quarter kasi mga idol, nung patapos na, si Westbrook tumira sa corner ng wide open 3-pointer. Resulta nun mga idol, airball. At talaga namang nakita nga ng pagkakataon itong si Kat at pati na rin si Beverley para nga pagtripan si Westbrook. Talaga ngang huminto itong si Towns para lang pagtripan si Westbrook para lang pagtawanan yung kanyang airball. Si Beverley din mga idol ay hindi nakatiis nung nag-timeout na nga ay ayun, dun na siya bumwelta ng pang-aasar kay Westbrook. At dahil na rin dyan siguro mga idol, nakuha nila ang confidence nila dahil tambakan nga sa kanila ang Lakers. 20 puntos mahigit sa laban at sa ending nga ay 20 point lead 124-104. Si Westbrook nagtapos ng may 15 points, 5 out of 12 mga idol at 1 out of 4 naman sa 3 point line. Bad game nga ito para sa kanya. At ito namang si Karl Anthony Towns na nantrip sa kanya ay may 30 puntos, 8 out of 15. At si Beverley mga idol ay na-outplayed nga dito si Westbrook with 18 points. 6 out of 9 naman siya mga idol at 2 out of 3 sa 3 point line. At nang matanong nga mga idol itong si Russ sa kanyang interview about dito sa mga trash talk nila, ay sabi niya hindi niya nga daw yun pinapansin. Wala daw isang player dito sa team ng Timberwolves ang may nagawa na dito sa liga, dito sa NBA. Nanalo lang daw sila ng isang laro. Yan nga mga idol ang sagot ni Westbrook sa pangta-trash talk na ito nila Karl Anthony Towns. At ito namang si Coach Kerr mga idol sa ating next balita ay naggalit dito kay Marcus Smart. Nag-init ng ulo mga idol at kinausap pa nga mid-game itong si Marcus Smart. Matapos nga yan na mag-dive siya sa loose ball at tinamaan ang ankle ni Kerry na nagresulta nga na mapunta siya sa locker room. Sumakit mga idol ang ankle neto ni Steph parang na-injury. At sumunod naman mga idol na dirty play nga daw ni Marcus Smart ay sinipa si Klay Thompson matapos nga siyang mapekean. Kaya nga mga idol, hindi na rin napigilan ni Coach Kerr na lapitan talaga itong si Marcus Smart at sabihin sinusubukan mong injurehin si Curry pati na rin si Klay. At syempre tatanggi naman yan si Marcus Smart. Parang yung nangyari nga yung mga idol kay LeBron James nung si Solomon Hill ay magdive din sa loose ball tapos na-injure niya ang ankle ni LeBron. Sinabi ni Solomon Hill na hindi yung sadya, hustle play nga lang daw yun. At sigurado mga idol, ganyan din ang isasagot neto ni Marcus Smart. Pero anyways nga, ayon sa inyo, sa tingin nyo ba sinadya ni Marcus Smart na talagang magdive sa ankle ni Steph kagaya ng ibinibintang nga sa kanya ni Coach Kerr? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga sariling opinion. Pero anyways mga idol, yan na lamang muna para sa update nga natin sa ilang laban ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!